Pakiusap nga po sana mga katribya sa ating pong mga subscriber at saka doon po sa ating mga kaibigan na kung saan mo order po ng ating punla. Katapos nakakuha po sila ng iba, pakakancel ang kanilang order. Alam niyo po mga katribya, yung pagka po ganun po pinakancel po natin yung order at tayo po ay nakapagpareserba na, ako na po ang nananagutan po ng punla na yon. Kaya doon po sa ating mga katribya, mga ka-farmers, siguraduhin po ninyo kung kayo po ay order po ng punla, yung kukunin po ninyo. Kaya hindi po ninyo kukunin, nakatingal lang po sa aking bahay, katambak, at ako po ay dilig ng dilig at alaga ng alaga. Pagka po ganun, huwag na po kayo makipag-transaction sa akin. Kaya po ganun lang po ang mangyayari kasi kawawa naman po tayo. Isang makulimlim na umaga sa inyo mga katribya at magandang araw sa lahat po natin mga ka-farmers. Sa ating mga bagong subscriber, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga taga-subaybay nitong ating Kalamansi series. Salamat po sa inyo pong patuloy po na pagtutok nitong ating vlog. Ngayon po mga katribya, ay tapos na rin po tayo ng ating po pag-spray po kahapon. Ngayon naman po yung ating gagawin, tayo po ay maghahawan or magtatabas ng ating damo. Kasi ang ating pong damo mga katribya, pagka po pa ilan-ilan lang, aagapan po natin ng tabo. May bagyo tayo mga katribya ngayon, kaya po makulimlim. Pero hindi naman po sa atin ang tama, kundi sa Mindanao, Visayas at saka sa Mindanao. Hindi natin alam kung tayo ay mahahagip ng pag-uulan. Pero sabi nila ng pag-asa, malaki naman daw ang tsansa na umulan. Kaya lang, kumisan naman po yung pag-asa ng mga katribya, taliwas naman doon sa kanila sinasabi. Misan, ang bagyo signal number 1, nung pala, sentro naman. Kaya, mahirap din kumisan umasa din sa pag-asa, pero maganda po at malaki rin po na itutulong po niyan. Kaya lang, hindi po yung eksaktong-eksakto na ganun ang magiging senaryo. Kasi, sabi naman po ng pag-asa, ang bagyo malikot. Pwede po may taas, pwede naman po may baba. Kaya kumbaga sila, pang tantsa-tantsa lang mga katribya. Pero ganun pa man, umulan man po at hindi po umulan, walang problema dahil may patubig tayo. Yun po ang nagagawa po ng ating deep well. Pagka meron kang patubig, wala kang problema. Kaya ka lang mamumroblema pagka wala kang patubig. Yan naman po mga katribya, yung ating ginagawa. Kaya lahat po ng ating mga tinaniman ng kalamansi, yun ang una muna natin hinanap, ang patubig. Kaya lang, meron po tayo mga subscriber, talagang nire-request nila na yun pong ating trabahador, yung ating nagbabao ng tubo, ay kanila pong maarkila kahit sa malayo. Kaso nga lang, problema po natin, yung pong mga nagbabao natin ayaw po yatang mapalayo. Kaya minsan dito na lang po sila tumatanggap po nung kanilang pagbabao ng tubo. Pero malay po natin, kakasakali yung magandang ganda yung opera, baka pumayag, mapagbibigyan po yung ating pagpatayo ng tubo. Kaya yun po ang ating nasasabi sa ating pong ka-farmers na nagre-request diyan po sa parte po ng Mindoro na gusto rin pong magpatayo ng tubo kagaya po nung sa atin. Wala naman pong problema yung mga katribya basta't okay at gusto po nung tao, gusto po nung ating pong mga nagbabaon, tuloy ang transaksyon. Kasi hindi naman po ako ang nagbabaon kundi po sila. Tayo po ay kasangkapan lang na ma-introduce po sa inyo. Kung kayo po ay magkakasundo sa presyo, wala po magiging problema. Dahil yun po ang magiging kagandahan ng ating pong vlog. Nakakatulong po tayo sa kanila, kakaroon sila ng idea para magkaroon sila ng patubig na kahit walang irrigation, wala po sa ilog, basta meron po kayong lupa, pwedeng baunan po yan ng tubo para magkaroon po kayo ng patubig. Gaya po nun sa akin, tayo po ay nagpabaunan po ng ating pong patubig, kaya safe ang inyo pong kalamansi. Anytime,
pwede kang kumuha ng iyong tubig at pwede mong patubigan kalamansi mo, lalo na pagka sa tag-araw. Pero alam ko dyan po sa Mindoro, halos nag-uulan po ang panahon, kaya ang mga ating mga ka-farmers ay hindi po masyado pong nakapagpapatigang ng lupa. Maliban na lamang po mayroong lugar dyan sa Mindoro na mainit ang panahon, ay talaga matitigang ang inyo pong lupa. Pero siguro yung ating pong kaibigan na nagre-request po ng patubig sa kanilang lugar na gumawa, baka wala sigurong ulan. Ganun po mga ka-farmers. Ito yung sinasabi po natin sa inyo na bagging, kung hindi po natin inalis, lulumpuhin po yung kalamansi natin yan. Kung napanood po ninyo po yung ate pong vlog na gubat na kalamansian, ganun, pinabayaan ng kanyang kalamansi nung may-ari. Ngayon, na ibinibenta, sino naman kaya kukuha nung pagka ganun ang itsura? Baka po si Suma ang maabutan natin doon. Baka si Galema. Yeah, ganyan ang kalamansi mga katribya. Oh. Pag yan ay hinayaan po natin na nagbabaging, yun, maapektuhan po ang ating pong kalamansi. Siyempre, dagdag pasanin, dagdag bigat din po sa kalamansi yan. Pag may baging ang inyong kalamansi, nakukover pa siya. Tapos, ang nangyayari mga katribya, sa halip na bunga po yung makapagdagan sa kanya, nakakadagan pa yung baging. Nasisikil niya o kumbaga nasasakal niya yung sanga ng ating kalamansi. Kaya po tinatanggal po natin. Ayun, lalo na po pagka ito mo nasa mababa. Ayan, ito. Ayan, no? Laki rin yung baging na yan. Pag hindi po agapan niya mga katribya, magiging gubat. Gaya nung napanood po ninyo sa isa kong vlog, nagubat na kalamansian. Pakiusap nga po sana mga katribya sa ating pong mga subscriber at saka doon po sa ating mga kaibigan na kung saan mo order po ng ating punla. Katapos nakakuha po sila ng iba, pakakancel ang kanilang order. Alam niyo po mga katribya, yung pagka po ganun po pinakancel po natin yung order at tayo po ay nakapagpareserba na, ako na po ang nananagutan po ng punla na yun. Kaya doon po sa ating mga katribya, mga ka-farmers, siguraduhin po ninyo kung kayo po ay order po ng punla, yung kukunin po ninyo. Kaya hindi po ninyo kukunin, nakatinggal lang po sa aking bahay, katambak, at ako po ay dilig ng dilig at alaga ng alaga. Pagka po ganun, huwag na po kayo makipag-transaction sa akin. Kaya po ganun lang po ang mangyayari. Kasi kawawa naman po tayo, konti lang naman po yung ating pong income po dyan, yung patubo. Kaya sungalang, ganun pa po ang mangyayari. Doon lang po mauuwi yung pong ating pinuhunan. Kasi bago ka makabili ng punla, may puhunan po tayong ginagamit dyan. Lahat naman po yan, kailangan po natin ng puhunan. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, at nangyari na po kasi sa atin ngayon, mayroon pong order sa atin, tapos pinakancel niya. Okay, ako naman po uli ngayon na magsasuffer po nito. Sana sa uulitin, pagka po mag-order, hindi naman po yung iba, dahil yung marami naman natin mga subscriber, okay naman. Kaya lang iba, hindi po maganda pong makausap or pakipag-usap. Hindi na po natin babanggitin po mga katribya pang pangalan. Siya na po siguro ang bahala. Dahil yung pinagkunan po niya ng pula, hindi naman siya tuturuan ng paraan ng pag-aalaga. Actually, siya nga yung ating katribya, tumututok sa ating channel. Kaya lang, sa iba pa siya kumukuha. Kayo na po ang bahala. Salamat pa rin po doon sa nag-order at nag-cancel. Salamat po sa inyo. Alam niyo po mga katribya, hindi naman po biro ang punla, ang puhunan po dyan. Malaki po ang puhunan mga katribya. Yung presyo po niyan, halimbawa gaya noong 240 na hindi po kinuha ng isa po nating kaibigan. Ako na rin po mga katribya po ang sasagot nun. Kasi
ang bawat deliver po natin mga katribya, binibigyan po natin ng paon ng pambayad yung ating pong ka-farmers, yung kinukuha natin na supply. Dahil lang po lang mga katribya, hindi naman po natin nakukuha na nauutang. Kaya nga yan ay cash on delivery. Kaya bago po natin orderin, meron na tayong paon ng pera. Kaya doon po sa ating pong kaibigan na inatras po yung kanyang pagkuha ng punla, ako na po yung magsasuffer noon. Natin naman ninyo na meron tayong punla na nakuha na small, hindi po nakuha ng ating kaibigan, na unti-unti lang po natin na napanghulip. Mahirap din po mag-alaga ng punla, lalo na kung 240. Siyempre, masakit din po yung mga katribya po sa bulsa. Yung konti mong tubo, pagdating nun, bulto naman ang pagkuha mo, matutulog ang aking puhunan. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers na mag-o-order o kukuha ng punla, at hindi naman kayo tiyak na kayo po ay mabibili po ng punla, sa iba na kayo kumuha. Huwag na po kayo makipag-transaction po sa atin dahil ako naman po ang kawawa. Siyempre, napagbigyan po natin yung isa at tapos ay meron maulit mong kabila na umulit, kawawa naman po tayo mga katribya. Dahil kasi sagot na po natin ang tutorial Sagot na po natin ang pagtuturo ng pag-aalaga. Actually, yung ating ka-farmers kaya po siya nakumbinsi dahil napanood niya ang ating video. Kaya lang, hindi lang po maganda po yung kinalabasan, pakuha ng pula, tapos inatras niya. Ako naman ang kawawa. Doon po sa kinuha niya ng pula, hindi naman siya matuturoan ng pag-aalaga noon Ang tungkulin lang nung magbenta ng pula. Namurahan siya. Ang kapalit naman noon, hindi mo maaalagaan ng gusto ang kalamansi mo. Kaya doon po sa ating ka-farmers, yun lang po ang aming pong pakiusap sa inyo. Pagka matitiyak ninyo na hindi kayo makakabili ng pula at magpapa-order at magpapareserba, huwag na, kawawa po tayo mga katribya. Ganun po talaga, wala po tayo magagawa. Nakuha na po natin po yung pula, mag-aabang na lang po tayo na mayroon pong kukuha. Tinatabas po natin mga katribya po yung ilalim ng ating kalamansi. Gaya po ng mga baging, tapos yung ampalayan ligaw. Yan, gumagapang po sa kalamansi natin yan. At meron tayong panampong. Ito. Kasi pagka mga katribya, hindi po natin ito inalis, gagapang sa ating kalamansi. Hindi naman po ito naabot ng ating herbicide Kaya obligado po natin ito kalawitin. Ayan yung mga baging na yan Yan po ang ating araw-araw nating ginagawa. Pagka tayo lumulusong, tayo ay nagdadamo kaya herbicide. Pagka marami na, kakokonti pa lang. Yan, balasbas. Balasbasan muna natin. As in, maibaba natin yung damo. Saka po natin ngayon titirahin ng herbicide. Ano? Gagapang yung mga baging na yan Kaya natin inaalis. Ito, likbangon ang tawag sa amin ito. Ayan o. Gapang o. Tsaka yung ating malamunding, inaalis na natin. Malaki na po yung mga buko nating ni-spray. Malilintog na. Yung mga buo naman, mga katribya. Kaya okay pa rin. Malalaki na. Lagpas na itong gaholin.
sa January makukuha na po yan, mga katribya. Kaya meron po tayong pan January, mga ka-farmers. Siyempre meron rin po tayong itong December na ito, pero hindi lang po ganun karami. Mas maganda siguro makakuha po natin yung hupa ng baba. Ganun lang po mga katribya ang ating pong pagkakalamas . Maswerte ka doon sa mahal na presyo, matapatan at meron kang bunga, okay. Matapatan ka doon sa mura, okay pa rin. Ang mahalaga po dyan, meron po tayong mapipitas at meron kang mga palakihin. Pero pagka hindi ka po matyaga na pag-aalaga, hindi ka po matyaga po doon sa ating pag-i-spray, hindi mo siya gagastusan, wala kang mayuwing pera. Wala kang kikitain, gaya ng vlog po natin noong isang araw. Kaya lagi po nating sinasabi, tutukan lang po natin ang ating pong pag-aalaga. Meron po tayong inaasahan na biyaya. Kung hindi po natin tinutukan, wala po tayong magiging biyaya. Kaya pamamaraan po natin ginagawa, pati rin po yung ating pong pag-aalaga, ay ating po sinishare sa inyo para karoon kayo po ng inspirasyon, karoon kayo ng idea na kahit na marit lang po yung farm ninyo basta at meron kayong lupa at meron kayong kalamansi at napagyaman ninyo, masusuplayan kayo at masusuportahan ang inyong kabuhayan. Pahinga lang po tayo ng konti. Tapos arangkada ulit po tayo ng ating pong pagdadamo. Ito mga katribya, dami po nitong bunga . Ito yung reject . Ito, pagka pumahal lang kalamansi, ito mas nauna pong nabibili kasi mura lang ito sa palengke at hindi rin po masasayang. Ito po karaniwan po natin pinangkakalamansi juice, itong ating reject. Ayan. Ito masarap kasi ito mga katribya pong ikalamansi juice Para sa kanila, yan po tinatapon nila. Pero dito sa amin, yan, binibili ito. Yan, pag napunta natin sa palengke, may presyo na po yan, mga farmers. Tinan nyo po mga katribya po yung ating pong kalamansi. Marami po siyang mga maliliit po na bunga. Pero, makita na po ninyo, mabubukod na po dyan yung mga merong may sira. Ayan. Ito, masisira na po yan, malalaglag na yan. Malalagas yan. Ito. Kaya sa ating po pag-i-spray, hindi po natin naiiwasan na meron pong nasisira. Lalo na pagka hindi po natatamaan po ng gamot. Yun po kasing mga katribya, ito gaya niya, no? Kupildong yan. Pag hindi po natamaan po ng gamot yan, yan po ang bubugbugin ng insekto, titirahin yan. Kaya kupildong na siya, . Hindi pa siya bilog. Pero pagka ganito pong bilog, okay yan. Pero yung ganyan, . Meron na siyang tusok. Pagka ikaw mga katribya, tayo, hindi po makakapag-spray, masisira po ang ating kalamansi. Diyan na nga po yun na wala pong halos matira. Wala kang pakikinabangan. Ayan, . Sipin ninyo, nag-i-spray po tayo. Okay naman po yung ating gamot na ginagamit. Nakakalusot pa sila, . Kaya doon po sa mga ka-farms po natin, mga nagtatanong, baka po isipin ninyo bakit meron kayong mga ganitong bunga, kupildong. Hindi po maiiwasan lalo na sa dami po ng bulaklak na meron po kayong hindi po matatamaan po dyan. Pagka po hindi po natamaan, yan naman po ay para naman sa mga insekto. Pero, konti lang naman ito mga katribya. Compare po natin doon sa buo. Ang mahalaga mga ka-farmers, marami po yung buo natin, compare po natin dito sa sira. Kasi pagka mas marami po yung sira, pati o konti ang buo, talo tayo. Pag marami po mga katribya ang bunga, ayan. Lahat ng presyo natin dyan sa pool. Isipin nyo, mayroon tayong mga maliliit. Mayroon palakihin. Mayroon rin po tayong pitasin. Siyempre, dinawawala ang ating reject. Ito po kasi yung mga naiwan. At lalo na, pati na rin po yung ating kupildong.
Kaya pagmasdan ninyo mga katribya sa mga nag-aalaga po ng kalamansi, pagka ang kalamansi ninyo marami po mga kupildok at bukol-bukol, sabihin hindi po hiyang ang gamot ninyo, mag-iba po kayo ng inyo pong gamit para hindi po masayang, maagapan pa ninyo habang ang kalamansi ninyo namumulaklak. Kasi mga katribya, hanggat yan po ay bulaklak, hanggat yan ay gaholin, sinusundot pa yan ng putakti. O isipin ninyo mga katribya, yan o, malaki na po yan pero sinusundot pa. Kaya sabi nga po ng mga kaibigan ng ating mga ka-farmers, hanggat hindi mo hawak po yung benta ng iyong pitas, hindi ka nakakasiguro sa iyong kalamansi. Dahil una-una, pag pitasin yan, may kawatan. Kaya hindi mo talaga masosolid na lahat, eh makukuha mo yung pinagbilan mo. Dahil meron po tayo mga kaso-kasosyo dyan. Pero ako, kakatuwa naman mga ka-farmers, yung ginagamit po natin na chargeable na spray, eh para naman po siyang pinower spray doon po sa dating at sa bunga ng ating kalamansi. Dahil marami po yan. Kasi ito mga katribe, lumaki yung ating bunga at huhutok yan. Kaya okay naman, pwede naman po tayo uli. Kaya sulit na po yung ating pong pag-aalaga. Ito mga katribe po yung kuto. Yan o. Kuto yan at tinutuyo yung bunga. Kasama po yan doon sa salot. Nga o. Ay mandidirik eh. Sa mga batang kalamansi, tumitira rin yan. Yan po titingnan ninyo. May gamot po yan. Basahin na lang po ninyo sa inyong mga comment section. Lalagay po natin yan. Yan po pwede natin igamot dyan. Pangit po yung tsura. Malagkit. Ayan o. Dahil naman pong buo. Yung lahat po mga katribya po ng sira na ito, malalaglag. Ang matitira rito, yung pong mga buo. Kaya makikita naman ninyo, marami naman po yung buo niya. Kaya okay pa rin. Bago po tayo magpaalam mga katribya, shoutout muna po natin ang ating pong mga sukyo na po sa ating pong pag-vlog, yung mga masisipag po natin mga kaibigan po nagko-comment. Shoutout po natin si Sir Sergio Ponce. Ito po ay nalugi rin po daw siya sa kanyang kalamansi dahil naman doon sa pagkabili niya ng punla. Dahil doon sa pakita po ng punla ay okay, pero nung dumating sa kanya, pangit ang nakuha niyang punla. Kaya doon po sa ating mga katribya, pagka po sa online, ingat na lang po tayo sa ating pong pagkuha, pagbili, dahil kumisan, kung ano po yung picture na nandoon, pagdadali na sa inyo pong lugar, iba na ang itsura. Kaya mapapasubo na kayo na bumili ng punla sa kanya. Kaya pagka po pangit po ang punla na galing po sa online, mas maganda, huwag nyo nang kunin dahil magsisisi kayo sa bandang huli. Shoutout din po natin ang ating pong kaibigan po si Weng Vera. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy po na panonood. Gayun din po kay Sir Gerardo Umali. Salamat po din po kay Sir Lilibet Medjana. Gayun din po kay Sir Geno. At maraming salamat din po sa panonood po kay panonood po ni Sir Antonio Reyes. Shoutout po sa inyo. Shoutout po siyempre kay Sir Jets. Ayan, salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Gayun din po si Sir Mike. At gayun din po si Sir Jerry Sumbiling. Si Jan Yuboko. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa ating channel. Kay Ma'am Pina. At syempre dun sa ating kaibigan si Piskunerong Madiskarte. Ayan, congratulations po sa inyo. Umahataw ang inyong views pati na rin po ang inyong subscriber. 12,000 subscriber na si Sir Piskunerong Madiskarte. Si Sir Emmanuel Nuque, salamat po sa inyong patuloy na pagpanood, pagsubaybay. Si Ma'am Rona Magsasaka. Yan po ang ating mga kaibigan na madalas po tayong nagko-comment. At karamay po tayo pagka meron pong mga hindi po maganda na nangyayari. Yun, nandyan po lagi sila. Si Teddy Bernas, maraming salamat po sa inyo, sir. Siyempre si Sir Ruth or si Ma'am Ruth Esquivel. Si Ruben Macdi o Macdo o ano man po pangalan po ng apelido. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kay Arnella Bundalyan, maraming salamat po sa inyo. Gayun din po kay Mary Perez, kay Arnel Bundalyan, kay Angelo Anastasio. Siyempre ang suki na po natin si Kuya Amor Florentino. Napasyala po siya atin dyan.
At yun din po yung ating kaibigan si Josepo at si Kapitan Makoy. At syempre, nag-share po sa ating mga katribya po ng video si Sir Randy doon sa kanyang kalamansi na marami pong bunga. Dahil sinunod po niya yung tutorial natin, ngayon humaharvest na po siya. Share na lang po natin sa inyo mga katribya yung video po na kanyang pinadala o binigay. Ganyan din po kay Concepcion Makuroy, Antonio Paz, salamat sa inyo, si Jake Kunahanap Vlogs, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, Ronel Sanchez. At yan po, at yung iba po natin mga katribya na di po natin nabati, susunod kayo naman po ang ating shoutout. Salamat po sa inyo, gaya po rin dati, pag nagustuhan yung video na ito at wala kayo sa akin channel, please pakisubscribe, pakilike, pakicomment, kung meron kayong tanong, ilagay niyo po sa ating comment section. Gaya po rin dati, ako po si Gabriel Bunag at lagi po natin tatandaan, karunungan ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Hindi po mga katribya, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless all.